Happy Day! Welcome to our ACC video today. At ang topic po natin ngayon ay the BIR 12% VAT penalty. Para po ito sa mga VAT-registered taxpayers sa kanilang pag-i-issue ng resibo sa buyers, customers, or clients. Okay? So, alam na po natin ito, pero ang iba hindi pa rin sumusunod or ayaw talaga. But we are encouraging you, educating you po na you must register your business sa Bureau of Internal Revenue through your RDO or Revenue District Office, having jurisdiction over your head office of the business, branch, or your residence. Just in case you have no physical address of your business or physical store of your business, residence ang gagamitin. Ngayon po, hindi lang po kasi sa LGU, DTI, SEC nag-register ng business. So, kailangan din po i-register yung ating business sa Bureau of Internal Revenue. Number one, para makapag-comply. And number two, to avoid the future problems na will give us headache through BIR tax audit, through millions of assessments against us. Baka kulangin pa yung profit natin or yung perang naipon natin sa pag-i-business natin doon sa penalty or assessment na magbibigay sa atin ng Bureau of Internal Revenue. So, mag-register po tayo ng business. At the same time, yung mga clients natin, buyers natin, customers natin, mabibigyan natin ng resibo na legit na hinihingi nila. Kasi kung hindi ka register, yung business mo, kung hindi siya register, hindi tayo makakapagbigay ng resibo na legit or valid, yung may authority to print. Okay? Register your business now. And after registration of your business, meron pa tayong makukuha ng ganito, the Certificate of Registration. Mapansin mo, meron nakalagay na 2303. BIR form number 2303. Okay? Yan po ay certificate of registration. Yan ay proof na nakapag-register na tayo ng ating business sa Bureau of Internal Revenue through our RDO or Revenue District Office. At makikita nyo po dyan yung TIN natin, yung pangalan nyo, pangalan ng taxpayer, address, registered tax type, and the line of business and the trade name. So, pinapaskill po yan sa ating business establishment. Pinapaskill yan. And after registration, makakakuha din po tayo nitong ask for receipt na kulay green. Green na po siya, hindi na po pula. Green na. And after natin ng registration, hindi po sa registration natitigil yung ating compliance sa Bureau of Internal Revenue. Kasama po dyan yung ating monthly, quarterly, and annual tax returns. Okay? Yung mga applicable lang sa atin. Hindi naman lahat kasi ng tax returns applicable sa isang taxpayer. Okay? Aside from tax compliance natin, we need to comply our books of accounts. So, ito po yung example natin ng books of accounts. Ang tawag po dito ay manual books of accounts. Ito rin po yung ginagamit namin sa company namin kasi madali siyang gamitin at madali siyang i-register. Okay? And after po, nung bookkeeping, tax compliance, meron pa. Yung invoicing requirements or receipting requirements or yung pagbibigay ng resibo sa mga nabenta nating produkto or serbisyo. Okay? So ngayon, sa pag-i-issue ng resibo, hindi porket nakapag-issue ka ng resibo, wala na tayong penalty, wala na tayong violation. Kasi ito yung topic natin, pag-aaralan natin, maaaring magkaroon tayo ng violation na hindi natin namamalayan. Okay? So, ito po yung example naming resibo. Yan. Kung makapansin nyo po, manipis lang siya. 50 yung kanyang sets sa isang booklet. Tapos, madaling masira. Kaya itabi nyo ito na maayos kasi 10 years ang prescription natin. Okay? 10 years to. So, yung issuance po ng resibo, yung legal basis na pag-i-issue ng resibo, ay makikita po natin dito sa ating section 237 ng ating tax code. Kaya, kung wala po kayong tax code na hard copy, mag-download po kayo niyan sa BIR website or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Bigyan po namin kayo ng tax code soft copy, pero amended pa lang yun ng train law. Wala pa yung create law. Nakuha lang kasi namin yung saan eh, sa National Tax Research Institute ng Department of Finance, if I'm not mistaken. Okay? Nasa website nila. Hingi po sa amin para makuha niyo po. Okay? Kasi hindi naman lahat ng provisions ng tax code na amenda ng great law eh. Okay? So, in addition to section 237 ng ating tax code na nagsasabi na mag-issue ka ng resibo kung VAT registered yung isang taxpayers
meron pa tayong isang compliance, yung section 113 of the same law tax code. Invoicing and accounting requirements yung kanyang title. So, babasahin po natin siya ngayon, ano yung kanyang additional information na kailangan. Applicable lang po yan sa mga VAT-registered taxpayers. Kung non-VAT po kayo, katulad po namin, non-VAT kami, hindi natin kailangan i-comply itong section 113. Ang i-comply lang natin sa mga non-VAT, section 237. Ang tax code natin, yung pag-i-issue ng resibo. Pero kung VAT-registered ka, section 237 and section 113. So, in section 237, explain na natin yan. Section 113 tayo. So, sa mga RWB book owners namin, ang VAT bookkeeping na bago, VAT bookkeeping po, VAT bookkeeping for seller of service and the VAT bookkeeping for seller of goods. Na-discuss na po natin to sa inyong exclusive na online tutorial videos. Nasa loob po yung topic natin ng section 113. Makihanap na lang po. Ito po. Section 113 or letter B. Information contained in the VAT invoice or VAT official receipt. The following information shall, pag sinabi pong shall sa batas, ay mandatory. Shall be contained, shall be indicated in the VAT invoice or VAT official receipt. Number 1, statement that the seller is a VAT registered person followed by his TIN. So, madali nyo malalaman kung yung pinagbilhan nyo o yung suppliers nyo ay VAT registered o hindi. Makikita nyo sa resibo na binigay sa inyo, sa may handing. Meron nakalagay doon, non-VAT or VAT. Okay? Ito yung requirement. Number 2, the total amount which the purchaser pays or is obligated to pay to the seller with the indication that such amount includes a value-added tax, provided that the amount of the tax shall be shown as a separate item in the VAT invoice or receipt. Yung sinasabi niya dito sa letter A ng item number 2 ay is the amount of the tax shall be shown as a separate item in the invoice or receipt. Yun yung 12% VAT. So, ibig sabihin po dito, sinasabi niya na yung 12% VAT na ipinasa mo dun sa buyer mo, client mo, or customers mo as registered seller, VAT registered seller, kailangan clearly indicated yung 12% VAT doon. Hinihiwalay dapat siya. Pinipilapan dapat siya. Okay? Kung makikita nyo po yung resibo na binigay sa atin ng VAT registered taxpayer, na supplier, o tayo mismo, mga seller, may 12% VAT po doon sa item ng resibo natin. So, dapat po yun clearly indicated, nakapill out siya. Why? Kasi yung nagbaba po yung BIR ng reminder. Revenue Regulation Number 18-2011. Okay? Pinepenalize po yung mga registered VAT taxpayers para sa mga hindi na clearly indicated ng 12% VAT sa kanilang resibo. Ibig sabihin, missing. Missing yung 12% VAT doon sa resibo nila na ibinigay sa customers, buyers, or clients. So, basahin po natin. Ito po ang copy ng RR 18-2011 pa po yan, 2021 na ngayon. So, mag-one decade na siya. Pero hindi pa po ito na-amendahan. Okay? Kasi requirement pa hanggang ngayon, after amendment ng ating train law and create law ng ating tax code, nandyan pa rin yung 12% VAT component na dapat clearly indicated sa resibo na ibinibigay natin sa customers natin, buyers, or clients. Otherwise, anong violation mo? Anong penalty? Dated September 12, 2011, Revenue Regulations Number 18-2011, subject, providing penalties, hindi reward na, penalties for violation of the requirement that the output tax on the sale of goods and services should be separately indicated in the sales invoice or official receipt. Dalawa lang, sales invoice and official receipt. So, ilalagay mo lang daw yung 12% VAT clearly and separately indicated sa sales invoice kung seller of goods ka or seller of properties and official receipt if you are seller of service or lessor ka ng properties and at the same time VAT registered ka. Wala kayong makikita ang 12% VAT even if your suppliers
or even you are mismo the VAT-registered taxpayers, wala kayong makikita ang 12% VAT component doon sa collection receipt, acknowledgement receipt, delivery receipt, job order. Wala po doon yung 12% VAT component because those resibo ang tawag doon supplementary receipts or supplementary invoice. Okay? Ibig sabihin ng supplementary, hindi siya required pero optional siya in the conduct of the business operations of the taxpayer. Itong sales invoice and official receipt ang tawag dyan primary. Ibig sabihin ng primary, required dyan. Okay? Mandatory. Kasi yung sales invoice, evidence of the sale of goods or properties. Yung official receipt, evidence of the sale of service or lease of properties. Kaya kung VAT registered taxpayer ka, nandito sa dalawang resibo na to, yung 12% VAT component or output tax on the part of the seller, output tax on the part of the seller, nandito siya. Dito siya ilalagay, ha? To all revenue officials, employees, and others concerned. So, kagaya po ng lagi naming sinasabi, dapat tayong maging others concerned. Kasi kung hindi ka others concerned, others ka lang, hindi ka concerned. Hindi mo malalaman yung mga helpful information na ibinababa ng BIR o yung mga tax privileges and benefits na ibinibigay ng ating tax code. Eh, hindi naman tayo revenue officials, hindi naman tayo revenue employee ng BIR, di ba? Saan tayo dito? Sa others concerned. Kung others ka lang, hindi ka concerned, hindi sa ito pa, hindi para sa ito. Okay? First paragraph, pursuant to section 264 in relation to section 113 B2A and D of the 1997 tax code as amended, this regulation is promulgated to set the guidelines in the proper invoicing and receipting of output tax on the sale of goods and services respectively. So, hindi sapat yung nag-issue ka lang ng resibo doon sa ebinenta mong produkto or servisyo. May higpit or maraming requirements sa mga VAT registered taxpayers. At isa na rito na yung 12% VAT or output tax doon sa resibong inisyo natin ay dapat separately and clearly indicated doon sa resibong ibinigay natin. Otherwise, may penalty tayo, may violation tayo, kasi required tayong gawin pero hindi mo ginawa. Sa mga non-VAT, hindi kailangan gawin yon, kasi nga non-VAT eh. Non-VAT, wala tayong 12% VAT. Okay, kapag non-VAT. Section 1, scoop. All. Lahat. All. All VAT registered taxpayers. Hindi sinabing non-VAT kasi para lang ito sa VAT registered taxpayers. All VAT registered taxpayers who are required under Section 237 yan, of the 1997 Tax Code as amended to issue sales or commercial invoices or official receipts should separately bill the VAT corresponding thereto. The amount of the tax shall be shown as a separate item in the invoice or receipt. O, paayuhitan niyo po yun. Malinaw po yung sinabi niya. The amount of the tax, it referring to 12% VAT, okay? Or yung output tax, or yung VAT output tax, okay? The amount of the tax shall be shown as a separate item in the invoice or receipt. Ano penalty? Failure or refusal. Failure, hindi mo ginawa. Refusal, in-inform ka na, pero hindi mo pa ginawa. Refusal yun. Comply with the requirement in section 1 hereof shall, upon conviction for each act or omission, be punished by a fine of not less than 1,000 pesos but not more than 50,000 pesos and suffer imprisonment of not less than 2 years but not more than 4 years. Multa ka na, kulong ka pa. Hindi po kasi biro ang violation ng ating tax code. Ang violation ng ating tax code ay isang criminal offense. Criminal offense. Kaya nga marami kayong makikita na dinidemanda ng BIR ng tax evasion. Tama? Kasi nga criminal offense ang violation ng ating tax code. Pero para hindi ka na makasuhan criminally, meron tayong tinatawag na compromise penalty. At ang compromise penalty ay extrajudicial settlement, okay? Settlement for the violation of the tax code. Yun yung penalty o compromise penalty. At nakikita niyo po yan dito sa ating RMO 7 series of 2015.
Yan po yung revised list of the compromise penalty or updated list of the compromise penalty. Okay? So, penalty is 1,000 to 50,000 pesos for each failure yan. Okay? For each failure. Example po, so, ito, example, oh. Yan, resibo. Namili kami dyan sa, ng supplies, dyan sa isang business establishment na yan. At, ang ginawa namin, kasi nag-ibigay sila ng POS eh, POS na resibo. Eh, yung POS na resibo, madalas, madaling mabura pagdaan ng panahon. So, ang ginagawa natin, ang remedy natin noon, humingi tayo ng manual. Magpa-manual tayo. Isusurrender natin yung POS na resibo, tapos ibigyan tayo ng manual. Katulad po ng ginawa sa amin, binigyan kami ng manual. Pero anong nangyari? VAT-registered yung taxpayer, kung mapapansin nyo, kasi meron siyang VAT-reg tin dun sa kanyang heading ng resibo. Ay, makikita nyo, yan, VAT-reg. So, ibig sabihin, required siyang maglagay separately and clearly ng 12% VAT output tax dun sa resibo. Pero anong ginawa? Kadalasan, ganyan ginagawa. Kasi nga, yung kahera na nagbibigay ng resibo o yung mga, ano, yung mga nasa, ano, nasa customer service or CS, kasi minsan doon, eh, kapag malalaking business establishment like mall, di ba, magpapamanual ka ng resibo, pumunta ka daw sa customer service, di ba? Hindi nila alam yung 12% VAT ay dapat pala separately and clearly indicated doon sa resibo. Ayan, sales invoice yan, malamang. Ayan, sales invoice, oh. Evidence of the sale of the goods, evidence of the purchases of the goods. Malamang may 12% VAT siya. Tanong, anong ginawa? Hindi niya binirake down. Kasi binibreak down yan, eh. Doon sa binili namin na halagang 450 pesos, if I'm not mistaken, hindi ko masyado makita. 450 pesos, may 12% VAT component yon. Hindi lahat sales yun. So, yung 12% VAT component doon shall be, pag sinabing shall, mandatory, shall be separately indicated doon sa ating resibo. Pero anong ginawa? Ginanyan niya. Kasi nga, hindi alam ng kahera. So, dapat po, kung meron kayong kahera, meron kayong katiwala na nag-i-issue po ng resibo, tapos VAT registered taxpayer po kayo, dapat po yung i-educate nyo sila o i-forward nyo itong ATC video natin sa kanila para malaman nila, ma-educate sila na yung 12% VAT component ay dapat nandito. Separately and clearly indicated. Okay? So, you will break down the amount paid or payable by your customers, clients, or buyers. Di-breakdown siya. Hindi po siya yung ginaganyan lang kasi may penalty na talaga yan, 1,000 pesos. Huwag nyo nang hintayin pa na sabihin sa inyo ng BIR na may violation kayo. Kasi pag si BIR pa, through your RDO, ang nagsabi sa inyo na may violation kayo, ang gagawin nila, may penalty ka na. So, they will inform you of your violation and the corresponding request for the payment of the penalty. Mas maganda po, kayo na mismo nagko-correct sa business nyo, tax compliance nyo. Okay? Mas maganda kasi napipigilan o napiprevent natin yung continuing violations ng ating tax code. So, therefore, we do not need to pay unnecessary, excessive na penalties. At malamang po ang penalty ay minimum 1,000 pesos. Minimum 1,000 pesos. Okay? Masakit yun sa bulsa. Next, ito pa. Oh, namili po kami sa isang bookshop. Sales invoice din yung binigyan niya sa amin kasi sale of goods. Diba? May penalty ba siya? For not separately indicating the 12% VAT component dun sa binenta niya. Meron. Kasi tingnan niyo ang ginawa. Ganun din ang ginawa. Kasi nga yung kahera, yung kahera na walang kamalay-malay, okay? Ang ginagawa, ginaganon. Siguro sa sobrang pagmamadali, diba? Ginaganon niya lang. Pero may iba kaming na-encounter na kinocompute talaga. Kinocompute talaga. So, na-amaze kami kapag ganun eh. Kapag nangihingi kami ng resibo, tapos VAT registered sila. So, yung halagang binili namin, ang ginagawa nila, kinocompute talaga nila. Tapos, meron akong nakita doon sa
sa table nila dun sa ibabaw ng glass ng ano nila. Kasi sa harapan ng tindahan nila, merong glass na lalagyan na ng mga produkto nila. Merong nakatape ng formula kung paano computing yung 12%, but dinidivide sa 112% or 1.12 yung halaga ng binenta, tapos minimultiply sa 12% para makuha yung VAT nila. So, may calculator sila doon. No, na-amaze kami kapag ganun. Kasi, ibig sabihin, alam nung kahera na dapat dun sa resibo, separately and clearly indicated yung 12% VAT component. Hindi dapat ginaganon. Otherwise, penalty yun. At huwag nyo na, again, huwag nyo na hintayin pa na BIR magsabi sa inyo ng ganito, na dapat ito yung compliance nyo. Kasi na magsasabing yan, malamang may violation na kayo. And payment of the penalties. Penalties, plural. Kasi malamang di lang isa yun. Okay? Maliwanag po ba? Eto, may penalty ba siya? Insofar as the 12% VAT component is concerned. Wala. Kasi tingnan nyo, naka-indicate yung 12% VAT niya. Although, dun sa gilid, kasi may breakdown pa doon sa gilid ng bata ball, may exempt, zero rated, taka 12% VAT. Naka-indicate naman dun sa resibo sa bandang ibaba yung add value added tax. So, naka-indicate doon yung value added tax niya in addition dun sa details na to. Okay? So, yung zero rated na yan, exempted, bata ball, parehas sa mga mixed sales transaction. If in the for the same transaction, meron tayong mixed transactions na subject to VAT, exempt sa VAT, tsaka subject to zero rated. Okay? Applicable yung nasa gilid na yan. So, this one resibo is very good kasi naka-separately and clearly indicated yung 12% VAT niya. Okay? So, if you are VAT registered taxpayers, this is the general rule sa pag-i-issue ng resibo. Again, hindi po sapat yung nag-issue ka lang ng resibo sa customers mo, buyers mo, suppliers nyo. Section 237 yung compliance na ginagawa nyo, yung issue na kayo ng resibo. Ngayon, kung VAT registered taxpayer nga kayo, additional compliance sa section 113. And that is separately and clearly indicating the 12% VAT doon sa binenta nyong produkto or serbisyo. Kung ang binenta nyo naman ay VAT exempt, malamang ang VAT exempt, zero. Zero yung VAT nun. Wala. Kasi VAT exempt will not result to any VAT. Kasi nga, VAT exempt. So, ilalagay nyo doon sa 12% VAT component, doon na sa resibo, zero lang. Zero lang. Okay? Kung zero yung VAT exempt, zero. Kung zero yung zero rated, zero. Okay? Kung magkano yung halaga ng VAT-able transaction, ilagay nyo. Kung magkano yung halaga ng 12% VAT, ilagay nyo. Okay? Do not leave it blank sa madaling salita. Do not leave it blank. Okay? So, kung VAT exempt yung binenta nyo, ilagay nyo clearly. Ayun naman ang rule. Kung VAT exempt ang binenta nyo at VAT registered kayo, kasi meron kayong mga mixed transactions like sari-sari store, at ang sari-sari store, siguro malaki ng business niya, no? Tapos meron siyang binibenta na gulay, isda, prutas, itlog, yung mga agricultural and marine food products in its original state, VAT exempt yun under section 109 ng ating tax code. So, ang gagawin niya, ilalagay niyo yung benta niya doon sa resibo na nagsasabi na VAT exempt. Katulad nito, merong separate item na VAT exempt. So, doon mo siya ilalagay. Otherwise, masasubject yun sa VAT under ng section 113, although VAT exempt yung transaction nyo. Therefore, mabigat, may additional requirement sa invoicing o pagre-resibo yung mga VAT registered taxpayer. So, yun po ang penalty para sa mga taxpayers na seller. Kapag hindi po nailagay ni seller yung 12% VAT dun sa resibo. Ngayon, ano naman ang magiging penalty ni buyer? Let's say si buyer na namili kay seller ng goods ay VAT registered din. VAT to VAT yan, VAT to VAT. Ngayon, nakabili si buyer ng produkto kay seller. Kaya lang si seller, hindi niya naman nilagay yung 12% VAT component separately. Hindi naman nilagay ni seller yung 12% VAT component separately sa resibo dun sa ibinentang produkto kay buyer. So, ano magiging penalty ni seller? 1,000 penalty for each failure. Kay buyer, ano magiging penalty? Disallowed.
kapag na-audit po ni Bureau of Internal Revenue si buyer, at ang ginawa ni buyer, kinilim niya yung 12% VAT doon sa binili niyang produkto kay seller, pero doon sa resibo, as evidence or proof na nakabili siya kay seller ng goods, wala yung 12% VAT component, i-disallowed po yun ng DIR examiner, yung VAT input tax. Kasi ang tawag dito kay buyer, VAT input tax. Anong violation, anong ground? Violation of invoicing requirement na naman. Yung section 113 ng ating tax code na nagsasabi na clearly and separately indicated yung 12% VAT output natin. So, may penalty na si seller, may penalty pa si buyer kasi hindi niya pwedeng i-claim as VAT input tax na pambawas dun sa VAT output tax niya in order to pay, in order to get the VAT payable yung mga 12% VAT sa purchases na hindi naman naka-separately and clearly indicated sa resibo. Pwede niya i-claim ngayon for the meantime, pero pag na-audit siya ng BIR, siyempre, resibo pa rin ibibigay mo, di ba? Pag na-audit kayo ng BIR, makikita ng examiner, i-disallow niya yung VAT input tax na kinilim nyo. Due to violation of invoicing requirement, section 113. So therefore, kung VAT registered din kayo, kayo mga so, mga buyers, mga buyers, supplier, ay mga buyers, customers, and clients, kayo, mga VAT registered kayo, bumili kayo ng supplies, produkto, o servisyo sa business establishments na VAT registered din, so require them, yung mga sellers, require them na to separately and clearly indicate the 12% VAT dun sa resibo na ibinibigay sa inyo. Otherwise, may penalty din ng buyer. Disallowed ang input tax, VAT input tax, due to invoicing requirement na naman. Okay? Maliwanag po ba? Marami pong ganyang mga case na na-encounter namin sa mga ATC students natin nagpapatulong ng tax audit. At yun nga, wala tayong palag doon. Wala tayong palag. Kasi nga, totoo naman, may legal basis kung bakit disallowed. Okay? So, ang remedy, next time kapag bumili kayo ng produkto or servisyo sa mga VAT registered na establishments, business establishments, require them to separately and clearly indicated the 12% VAT doon sa resibo. Minsan naman yung resibo ay computer-generated. So, walang problema doon kung computer-generated. No? Like the PLDT, nagbayad kami ng PLDT internet natin. Tapos, ini-email na lang yung resibo. Tapos, computer-generated yun. Nandun na yung VAT component. So, walang problema. Eh, kung ang pagre-resibo ay manual, katulad nito, manual, doon nagkakaroon ng problema kasi minsan nakakalimutan. Lalo na yung mga kahera nga, di naman alam to eh. So, educate them as entrepreneur or president of the company or naka-assign kayo sa accounting. So, yung mga accounting, malamang knowledgeable yan. If not, mag-aaral din kayo. Okay? If you are knowledgeable or educated pagdating dito sa pagre-resibo, educate mo sila. Okay? Turuan mo sila kung paano. Bigyan sila ng formula. Katulad yung sinabi ko sa inyo kanina, may formula doon sa may glass, sa may harap ng tindahan nila kung paano computin yung 12% VAT. Kasi nagko-comply sila dito. Siguro dati na-penalty na sila. Okay? At may isa pa, not related naman dito. Ayan po yung mga unregistered na resibo. Ayan po, bumili kami ng cat food para sa mga miming namin. Unregistered yung resibo na binigay sa amin. So, kung tayo ay isang taxpayer at i-claim natin siya as deductible expense, pambawas ng gross income natin for income tax purposes, hindi natin siya maki-claim as valid deductible expense kasi hindi valid yung resibo. Self-serving yung resibo. Okay? Kung VAT registered naman tayo, hindi natin ito maki-claim as source of VAT input tax kasi wala naman siyang VAT input tax. Kasi hindi naman siya sales invoice, hindi rin siya official receipt. Kahit na may sales invoice siya na title, wala naman siyang valid authority to print, invalid pa rin siya. Okay? Maliwanag po ba? At saka besides, may penalty po yan. May penalty po yung issuance or using of unregistered na resibo. May penalty din po yung printing of resibo na walang authority to print sa BIR. So, kaya nyo nakikita yung mga nagbebenta ng resibo online, bawal po yun. Bawal po yun. Printing, selling, and using. Bawal yung mga yun. Okay? Huwag nyo na pong hintayin pa na
chitahin kayo ng VIR. Okay? Alam niyo naman si VIR, penalty kaagad yan. Okay? Sabihin mo, ay, di ko alam. Wala. Sasabihin ni VIR, ignorance of the law, excuses na one from compliance therewith. Okay? So, let's avoid the unnecessary and excessive penalties in the conduct of our business because in the first place, those penalties are not necessary. Okay? By educating ourselves katulad po ng ginagawa natin and avoid the letters, love letters from the BIR like this. Letter ko po yan galing po sa BIR office and Department of Finance. And I have reply letters from them kasi sumulat ako sa kanila because I have concern. Pero kung nasulatan kayo ng BIR tapos wala naman kayong sulat sa kanila, red flag yun. Kaya may something is wrong yun. Okay? And the unnecessary fear na nararamdaman natin in the conduct of our business because of our own ignorance pagdating sa BIR tax compliance. Baguhin na po natin yan. Huwag nyo na pong ipamana yan sa mga ears nyo. It's about time na educate natin yung sarili natin, okay? So, problem solved. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan sa ating topic na BIR 12% VAT penalty. So, these are the legal basics and explanation natin. And we would like to invite you to our online education. Makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere without attending the seminar in different places. Besides, under tayo ngayon ng COVID-19 pandemic. So, makakapag-aral na po tayo basta we have internet access, laptop, computer, tablet, or smartphone. Okay? So, sa mga na po dyan, sa mga VAT-registered taxpayers dyan, at gusto pong matuto kung paano po mag-record ng kanilang business transactions in their books of accounts, katulad ng ating subsidiary sales journal, yan, subsidiary purchases journal, yan. So, in our RWB book, VAT bookkeeping, so for seller goods, kasama na po dito yung ating books of accounts na gagamitin for practice purposes only. So, ito po yung pagpapraktisan natin. Bali, anim po siya na books of accounts. We have general journal. We have general ledger. We have cash receipts journal or CRJ. We have cash disbursements journal or CDJ. And we have the subsidiary purchase journal and subsidiary sales journal. Anim siya. Pag-aaralan po natin kung paano yung pilapan using our RWB book bago po new RWB book for VAT bookkeeping seller of goods. Kung seller of goods po kayo, tapos VAT bookkeeping kayo. May mga other explanations tayo dito sa loob ng libro natin and dinidiscuss po natin yung contents ng libro step by step through our exclusive online tutorial videos. So, hindi nyo kailangan basahin, intindihin yung contents ng libro para matuto kung paano mag-record ng transactions in your books of accounts because katulad nito, i-explain po natin siya step by step to our exclusive online tutorial videos. Pero hindi po applicable yon, hindi siya available sa public. Available lang po yan sa mga RWB book owners natin, kagaya po ninyo kung mag-a-avail po kayo. Free delivery po tayo within the Philippines at kasama na rin po sa RWB book natin yung discussion ng resibo. Ito po, di-discuss natin itong section 237 and other details of section 113 ng ating tax code. So, ang investment fee po natin dito, investment fee, why investment fee? Because education is an investment, not expense. So, investment fee po natin is 6,499. Meron po tayong 500 pesos discount for the first 100 RWB book owners. So, meron na lang po tayong net investment fee na 5,999. Free delivery po tayo within the Philippines. Okay, free delivery po tayo. Kami na po mag-shoulder ng delivery charge. Kasama na po yung package sa package natin, itong ating anim na books of accounts. Tapos may ballpen to, tsaka may educational bookmark. And exclusive online tutorial videos to explain step by step yung contents ng ating libro and how to record the business transactions in our books of accounts. Tuturuan po namin kayo step by step kung paano gamitin bawat isa itong ating books of accounts. So, makakapag-record na po kayo ng transactions nyo sa libro nyo na walang laman. Okay?
And kung ang business nyo naman po ay seller of service and VAT-registered po kayo, VAT-registered seller of service, meron po kaming RWB Books sa inyo, kanina yung ginamit ko. Yan. Nandito po yung mga legal basis ng bookkeeping. I-explain po natin yan using the RRB1, the bookkeeping regulations. Yan po yung legal basis ng bookkeeping sa Pilipinas. Matagal na po yan, pero hindi applicable pa po yan, applicable pa po yan hanggang ngayon. May mga certain amendments lang na i-explain po natin dito. Okay? Ganun din po ang investment fee natin is 6,499 only. Pero may discount tayo na 500 pesos para sa mga first 100 RWB book, VAT bookkeeping owners natin. Kasama na rin po dito sa package natin yung anim natin na books of accounts, the subsidiary sales journal, purchases journal, subsidiary sales journal, purchases journal, the CDJ, CRJ, general journal, and the general ledger. Step by step, we will explain how to use yung bawat isang books of accounts natin, okay? 5,999 na lang po yung ating investment fee. And kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-file and pay ng sarili niyong tax returns, meron na po kaming RWB book para dyan. RWB book, how to file and pay your own tax returns. Pag-aaralan po natin dito paano mag-file and pay ng sarili niyong tax returns na quarterly, annual ITR, withholding tax returns, percentage tax, ano pa? The topic about the statement of management responsibility, the topic about the new tax withholding agent, the topic about the new procedure or guidelines in the filing and payment of your own tax returns. So in marami tayong special topics dito, at again, hindi nyo kailangan basahin to para pag-aralan kasi step by step through our exclusive na online tutorial videos, pag-aaralan po natin dito kung paano mag-file and pay ng iba't ibang tax returns, including the annual registration fee na 500 pesos. Investment fee is 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. 4,999 only po. Okay? Makakapag-aral na po tayo basta meron lang internet, laptop, computer. Yan. Step by step, kung ano gusto nyo pag-aralan na tax return, nandito po. In our RWB book, BIR tax audit, charan, our bestseller. Bestseller po natin to kasi maraming ino-audit na taxpayer. So, ang trabaho po namin doon is empower kayo through education. Real world. Ang ibig sabihin po ng RWB natin, RWBI, real world bookkeeping. Pag bookkeeping kasi marami ng sakop yan eh. Okay? So, kasama na po dito yung ating tax audit. Just in case meron kayong existing tax audit or you are expecting to have BIR tax audit or gusto nyo lang matuto about BIR tax audit, meron po aming RWB book para sa inyo. Meron po tayo ditong mga sample LOA na pag-aaralan, actual LOA. Charan! Sa mga hindi po nakakita ng LOA, yan, ito po yung example ng LOA. So, hindi to academic na memorize mo. Actual siya. So, anong ginagawa sa real world, yun po yung pag-aaralan natin. Kasama po dito sa topic natin yung protest letters. We have templates of protest letters dito na pwede nyo gamitin against your BIR assessments. And ang topic natin ay from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment or FDDA. Okay? So, meron din po tayong RWB support dito. Pwede kayo mag-consult sa amin about your BIR tax audit case. Basta RWB book owner na namin kayo. Libre po yun. Package na po yun sa ating RWB book. Investment fee is 9,999 only. Sulit na po yan because nandito rin po yung template natin ng transmittal letter for the submission of your books of accounts and other accounting records in compliance to your checklist of the requirements, first notice, second and final notice, and even subpoena. Meron din po tayo dito topic ng subpoena tsaka waiver. So, investment fee is 9,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. Kasama na po dito yung ating bookmark, ballpen, at certificate. Bawat RWB book po ay merong certificate. Ang tawag po doon ay Certificate of RWB Book Owner po. Okay?
meron tayo dito mga actual na assessment notices, LOA, yun po yung mga cases na pag-aaralan po natin dito. And again, di po natin kailangan basahin to para pag-aralan kasi very highly technical yung mga terminologies dito. We have online ATC tutorial videos which are exclusive lang para sa atin. So kung sino lang po may RWB book siya lang po makaka-access niyan. Meron tayong password sa loob ng ating RWB book. Ang tawag doon ay RWB book number. At yun po yung gagamitin nyo to access our online tutorial videos. Ang platform po natin ay Vimeo po. Vimeo siya. Okay? So ito yung mga videos natin. I think that's more than 20. Meron na rin tong update for the notice of discrepancy. Avail na po kayo para ma-educate po kayo ng real world BIR tax audit. Okay? Best seller namin yan eh. And we have Non-VAT. Sa mga non-VAT bookkeeping naman, non-VAT taxpayers, and you are seller of service like canteen, karinderya, salon, barbershop, or practice of profession, and non-VAT kayo. So we have RWB book para sa inyo. So our RWB book, how to record your business transactions and books of accounts for non-VAT seller of service entrepreneurs. Okay? Para po ito sa mga non-VAT. May mga actual po tayong resibo sa loob. Yan po, mga actual na resibo, official receipt kung seller of service ka. And actual na resibo ng mga expenses natin. So, yun yung pag-aaralan natin. Kasi in the real world, tunay na buhay, mga resibo ang ginagamit sa pag-record ng transactions in our books of accounts. Hindi po yung sa academic or inside the school na na-experience ko na listahan lang ng transactions. Tapos para makapag-record ka ng transactions in the books of accounts. Hindi po ganun sa tunay na buhay or real world. The real world ay mga resibo. Okay? Mga resibo. Kaya may mga laman po itong resibo. Kasama na po dito sa package natin yung ating books of accounts. May apat po itong may apat pong kasama na books of accounts to. Yung ating yan, apat po yan para sa mga non-VAT. Yung ating cash disbursements journal or CDJ and our cash receipts journal or CRJ. And our general ledger na nasira kasi kinain ng pusa namin. Pero hindi po ito yung ibibigay namin sa inyo. Ano lang po natin ito for showing. In our general journal po. Bali, apat siya. Ito yung gagamitin po natin pagka-practice natin sa pag-record ng transactions nyo for, na sa books of accounts if you are non-VAT and seller of service kayo. Okay? So, investment fee is $4,999 only. Free delivery in the Philippines tayo. At do not worry, again, hindi nyo po kailangan basahin to para pag-aralan kasi number one, highly technical yung mga terminologies, tapos English pa, tapos batas pa yung pinag-aralan natin, mga legal basis po ng bookkeeping, mga common mistakes sa bookkeeping, dito po natin pag-aralan. Okay? Meron po tayong online tutorial videos, do not worry, online tutorial videos na ganito rin po, taglish siya yung ating explanation pero exclusive lang yan para sa inyo, meaning hindi siya available sa public na walang RWB books. Okay? Kasi meron niyang password na gagamitin para ma-access po yung ating mga exclusive na online tutorial videos. Nasa loob po ng libro yung password, ang tawag doon ay RWB book number po. Okay? So, $4,999 only. Kung ang business niya naman po ay non-VAT seller of goods, meron din po aming RWB book sa inyo for non-VAT seller of goods. $4,999 only also. Kasama na rin yung ating apat na books of accounts. Package na po siya. Books of accounts, RWB book, books of accounts, ball pen, bookmark, tapos may certificate pa yan. And kasama na po itong ating exclusive na online tutorial videos. Ayan. Okay? More than 20 yan. At explain po natin yung mga legal basis, foundations ng ating bookkeeping, before tayo mag-proceed doon sa actual recording ng transactions na nandito sa ating books of accounts, ay RWB book. So, meron tayong mga sample dito na resibo. Ayan, mga sample na resibo. Sales invoice. Sales invoice kapag seller of goods ka. And we have expenses also. Yan, mga expenses na karaniwang na nagagamit natin sa operation ng ating business. So, ito yung pagka-practice natin. Hindi yung actual yung business. Pag dito nagkamali tayo, malamang magkakamali tayo kasi magka-practice nga tayo. Walang violation. Walang violation, walang penalty. Pero kung actual na business mo ang pag-practice mo,
malamang tagtad ng violations, tagtad ng penalty. Kasi nga pagpapraktisan mo, kasi nga hindi natin alam. So malamang magkakaroon tayo ng violation. Okay? Ngayon, kung gusto niyo naman pong matuto ko pa na gumawa ng sarili niyong financial statements, we have RWB Book for you. RWB Book, how to make your own financial statements. May mga templates po tayo dito ng financial statements. Income statement, balance sheet, cash flow, notes to financial statement, and statement of changes in equity. Yun din po yung ginagamit namin sa actual naming business and my practice of profession. So, in-edit-edit lang natin itong template. But do not worry, before natin siya i-edit-edit, malamang ipapaliwanag namin sa inyo through our exclusive na online tutorial videos. This one po. Step by step, per component of your financial statement, didiscuss po namin sa inyo kung paano po siya pilapan, paano po gumawa ng sarili niyong financial statements. Even if hindi kayo ang gagawa ng financial statements, mas maganda lang educated kayo. Okay? In our train law, o kung gusto niyo po matuto ng iba't ibang tax updates under our train law, we have here 4,999 only. Kasama na po dito yung mga different topics natin yan. Pre-delivery po tayo within the Philippines. Kung mag-a-avail po kayo ng 2 or more RWB books, meron po kami mga RWB book packages sa inyo with discount po and pre-delivery pa rin siya. Please visit us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, para may send po namin yung mga available nating RWB book packages po. Okay? If you want to order your RWB book, kahit isa lang pwede po, just click the link above ng ating HC video or below ng ating HC video. Okay? Meron po siyang makikitang link na to order. Ipilapan nyo lang po yung details para po sa delivery ng ating RWB book. And sa mga RWB book owners natin, we have what we call unlimited RWB support. So kung meron kayong mga inquiries or questions sa pinag-aaralan nating RWB book, you may send a message or inquiries on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, or email. Or kung masyadong mahaba yung inquiries nyo, tawag. Available po kami through call po. Wala pong bayad yon. Ang tawag po natin doon ay RWB support po. Okay? Wala pong bayad yun. Free po yun sa mga RWB book owners natin. Available po yung ating cash on delivery. Bayaran nyo lang po sa LBC yung ating investment fee ng RWB books upon receipt of your package po. Tapos LBC na po magre-remit sa amin yan. Okay? And before we end our video today, kagaya po ng lagi namin sinasabi, change your mind and you will change your life. Huwag nyo na pong isipin yung tax sa bansa natin as burden, bagkos isipin nyo po yung tax, makakatulong po sa business natin para mag-grow pa. Okay? Kung gusto mo, huwag ka magbayad ng value-added tax, meron. Legal way. Pumasok ka doon sa mga VAT-exempt transactions na makikita mo sa Section 109 ng ating tax code. Pero kung hindi mo nga alam yun, hindi ka educated, malamang hindi natin yun ma-avail. Bigas yung binibenta mo, gulay, putas, isda, karne, walang 12% VAT yun. Wala rin 3% na percentage tax yun. Income tax na lang yung babayaran mo. Tapos kung hindi ka pa lalagpas ng 250,000 pesos annual taxable income, wala ka na rin babayarang income tax. Annual registration fee na lang, di ba? So hindi na kailangan sumakit pa yung ulo mo or may stress ka sa Philippine taxation. Kasi in the first place, maraming privileges and benefits sa ating tax code na hindi natin alam kasi nga hindi tayo others concerned, hindi tayo educated. Kaya mag-aral po tayo, mag-invest na po kayo sa education nyo. Okay? Huwag lang po sa mga equipment. Pati rin po sa education nyo, mag-invest kayo. And this is our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Dito nyo po i-send yung mga inquiries nyo. Kung gusto nyo po, send po kayo ng message dito. Ibigay po namin yung mga list ng mga available RWB book packages natin para po to avail discount. Okay? And this is our Facebook group, Real World Bookkeeping. Join na po kayo. Our YouTube channel, kung pinapanood nyo po kami ngayon sa YouTube channel natin at hindi nyo nagustuhan yung ating video, please dislike nyo. Kung nagustuhan nyo naman, like. And do not forget to subscribe na para sa mga future updates natin. Okay? Ito yung Vimeo, ito yung platform natin para sa mga exclusive na online tutorial videos ng mga RWB books natin. Pero hindi nga yan ma-access ng iba kung wala silang RWB book number. Even if makita nila yung sa Vimeo natin na platform, hindi nila ma-access yun nang wala silang RWB book number. Okay? So our Twitter and Instagram, hindi pa siya active, pero please follow us on our social media account, Accounting Tutorial Center po. Okay?
So if you have further questions or inquiries regarding our topic today, please send your questions po on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, or you may call us in our contact at our contact number na makikita nyo sa taas or sa baba ng ating video. Tawag-tawag na lang. Okay, text. And maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po yung marami tayong natutunan. My name is Mark Lorden Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po, and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po marami kayo natutunan. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin. At yung mga willing po pa pong matuto, mag-invest na po kayo sa education nyo, kontakin nyo lang po kami para maibigay po namin yung other details, okay? Bye-bye!